You want it to be better. Magandang umaga po sa ating lahat at sana nga po ay merong kalagayahan sa ating puso na tayo ulit ay nagkita sa umagang ito, no? At nagpapasalamat tayo na mas marami na yung pwedeng makapasok sa ating church building at kasama tayo na pupuri at luluwalhati muli sa pangalan ng Diyos sa araw na ito. So sa pagsimula, tayo po ay kumanta muna sa Hymn 708. Hymn 708, Moment by Moment. Tayo po tayong lahat. Langin po tayo. Lord, totoo nga po na kagaya ng aming kinanta, moment by moment, we are kept in your care. Salamat po na sa araw-araw po ng aming pamumuhay ay kayo nag-iingat sa amin at
Ipinagkaloob nyo na sa araw na ito, kami ay makapagtipon para kayo ay muling bigyan ng luwalhati, bigyan ng papuri at pagpapasalamat. At nawa sana nga po ay ito ang aming maging sentimiento sa araw na ito. May we resonate with everyone with this same mind, same heart, that we desire to only glorify God and to thank Christ who has given us so great a salvation dahil nga sa kanyang sakripisyong perpekto sa krus ng Kalbaryo. Ito nga po sana ang siyang aming maging kolektibong karanasan sa araw na ito. At nawa ingatan nyo din po ang mga papunta pa po dito sa aming church at tulungan nyo din po ang inyong lingkod na magbibigay ng inyong salita sa araw na ito ay totoo din pong marupok lang ang tao. Nawa sana nga ang banal na espiritu ang siyang manahan sa puso ng bawat isa. Ito po'y hinihiling namin ng may pananampalataya lamang kay Kristo. In Jesus' name, amen. Pwede na po tayong umupo. Hello. Sige po, para po sa ating Sunday school sa umagang ito, ay muli din po ko kayong dadalhin sa aming talakayan, aming paglalakbay sa aming youth Bible study. No? So ang aming pinag-aaralan po ay yung naiibang mga Kristiyano, mga misyonaryo na ginamit ng Diyos para ipalaganap ang ebanghelyo sa iba't ibang dako ng mundo. Pero sa araw na ito ay masasabi natin, no, quite unique, peculiar yung ating kwento na tatalakayin dahil ito po ay yung kwento ng isang mag-asawa na si Richard Wurmbrand at saka si Sabina Wurmbrand na ito din ay natalakay ko na, no, sa mga youth. So ito'y magiging review na lang para sa inyo. Pero ang maganda sa kanilang karanasan is that Richard Wurmbrand and Sabina Wurmbrand, their mission was quite unique in the sense that they were sent out from their home country to be the voice of the underground churches in Romania because at that time they were being persecuted by the communist regime. So yan ang naging mission nila. So they were to be sent out from Romania to testify of the great violence and persecution that the Christian churches were experiencing as underground churches in Romania. So yan din po yung nabigay na naratibo, kwento nitong si Richard Wurmbrand sa kanyang libro na na-publish na Tortured for Christ in which he narrates what he had experienced in his 18 years of imprisonment in a solitary confinement in the hands of the secret police in the communist regime in Romania. So yan po ang ating pag-aaral sa araw na ito. Nakikita natin ano ba yung significance ng pag-aaral na ito? Ano yung layunin ng ating talakayan sa umagang ito? We want to imitate their boldness in evangelism and their endurance in the midst of great suffering. Just as also Paul invites the saints in Corinth that they ought to imitate him as he imitates Christ. Yan ang nababasa natin sa 1 Corinthians 11 verse 1. And so Paul in this text asserts two things. He asserts first of all that Christ is the perfect model to imitate as he walked into this world. Alam natin he was tempted in all things yet without sin. Hindi nagkasala. So we have Christ as our perfect example to imitate in our Christian work. And also Paul also asserts another thing that he also asserts his own limits. As an example, that the Christian saints in Corinth should imitate Paul as long as he imitates Christ. So ganun din po ang ating layunin sa pag-aaral na ito. We want to imitate their boldness and their endurance in spite of great suffering, torture, affliction, suffering, persecution, as they have also imitated Christ. Okay, so ang outline po natin ay simple lang. Unang-una, gusto lang po nating kilalanin sino ba itong dalawa, si Richard at si Sabina Wurmbrand? So who were they Wurmbrands? What did they experience? At makakategorize natin yung karanasan nila into two categories, into different contexts, the political and social context of
the Nazis, yung naranasan nila in the hands of the Nazis, and yung naranasan nila in the communist regime. So yun po yung dalawang context na ating pag-aaralan, and of course, ilang mga practical application o mga mababaon natin ng mga leksyon mula sa pag-aaral sa kanilang buhay. So unang-una, kilalanin natin si Richard Wurmbrand. Si Richard Wurmbrand, in his early life, he came from a Jewish family, and sa kanyang murang isipan, sa kanyang kabataan, he was hardened by atheism. So this was an outright and blatant confession of his that he asserted that God did not exist. At makita natin, no, that mainly naging influential niya dito is the prominent ideology sa Eastern Europe at that time, which was Marxism. At kung babalikan natin yung katuyong na talakay din ni Pastor Mike nung nakaraang Sunday, no, that ito din yung pwede nating ma-identify as certain dangerous ideologies that we should be aware of, ano? So yan ang naging impluwensya nitong si Richard Wurmbrand in his early age. He was hardened by Marxism, at alam natin, no, yung key concepts about Marxism is about a class consciousness and class struggle. So ang idea behind Marxism is that religion is seen as just an opium of the people. Yan ang binabanggit ni Marx sa kanyang libro, that religion actually for Marx is a mere distraction, that it distracts people from their present reality of oppression and exploitation. So sinasabi ni Marx, kaya ang tao, they are willing to suffer, they are willing to be exploited because they had this idea of delayed gratification. They will receive glory sa kanilang kamatayan. So therefore, so sinasabi ni Marx, no, that class struggle, exploitation is justified by the ideology of religion. At makita natin, dyan nag-subscribe itong si Richard Wurmbrand. Yan ang kanyang pinanghawakan. He was a disciple of Marxism at yung later on, yung Leninism sa Russian Revolution in Europe. So nag-aral siya ng Marxism in Moscow, and so ay kita natin yung kanyang blatant rebellion against God's existence dito sa kanyang sinulat sa kanyang libro, no? Sabi niya, God, I know surely that you do not exist. So he did not assert if this was the first time that he prayed, pero ganun yung posture niya dito. He prays to God, no? He addresses God, at makikita natin, no, yung kanyang kayabangan, yung kanyang ego, yung kanyang posture of arrogance before God. Sabi niya, God, I know surely that you do not exist, but if perchance you exist, which I contest, it is not my duty to believe in you, it is your duty to reveal yourself to me. So he demands evidence of God's existence from God himself, as if God is obligated to prove himself to be the true and living God before Richard Wurmbrand. So this is just an example of the rebellion and the hostile nature of Wurmbrand's heart in his early life against God. So sinasabi niya din that he was bitter against Christianity because he considered it to be harmful to the human mind. And so he confessed sa kanyang libro din that although in his early age he confessed to be an atheist, pero sabi niya yung kanyang atheism, it did not give peace sa kanyang puso. And so makita natin paano ba naligtas itong si Richard Wurmbrand. In 1936, nagkaroon siya ng bakasyon, no? So there was he experienced a vacation kasama ng kanyang asawa na si Sabina. Mag-asawa na sila noon. So in 1936, pumunta sila sa isang isolated Romanian village, at ginamit ng Diyos ang isang simpleng German carpenter. So this German carpenter shared the word of God to him, and he gave him a Bible. At sabi ni Richard Wurmbrand sa kanyang libro that the Bible he gave me, talking about the German carpenter, was written not so much in words but in flames of live fire by prayer. At yun nga yung makikita din natin kung babasahin natin yung kanyang libro, as he gives an account of his salvation, that the German carpenter were really persistent in praying for their souls, him and Sabina, and he desired them to be saved, and so he evangelized to them. At makikita natin
Yan ang ginamit ng Diyos para buksan itong puso ng isang rebelding tao to become a follower of God. So yan ang naging early na karanasan ni Richard Wurmbrand. And later on, he became a minister, a preacher in the New Lutheran Congregation in Romania. On the other hand, si Sabina naman, ang kanyang asawa, so she was also born into a Jewish family and she was married to Richard Wurmbrand at the age of 23 in 1936. At during this time lang din, through the ministry of the German carpenter and also through the evangelism of Richard Wurmbrand, dahil lang din dito, naligtas itong si Sabina Wurmbrand. So yan ang ating mga, kumbaga yan yung ating mga kikilalanin na mga individual, mga Christians na gagamitin ng Diyos ngayon sa Romania. Ngayon, tingnan natin, ano ba yung naging karanasan nila? What did they experience? At sabi ko nga kanina, we could actually divide or categorize their experience into two based on the social and political context of Romania or in general of Eastern Europe during that time. So unang-una, yung sa kanilang naranasan in the hands of the Nazis. At kung familiar tayo no, sa world history, we know the great atrocities, great violence that had occurred because of the ideologies of the Nazis na maraming mga Jews ang napatay, that there exists this great genocide. Inubos yung mga Hudyo and it was considered to be a crime against humanity. So napaka-inhumane, napakalaking violence ang nangyari doon dahil sa kapangyarihan ng mga Nazis. So anong ginagawa nila Richard Wurmbrand at saka ni Sabina Wurmbrand? They were actively still ministering and in the process, they were also used to rescue Jewish children from the ghettos because many children were left to be homeless as their parents were held captive in concentration camps. So sila ang nagsalba sa mga kabataan ito. And they were, you also use these circumstances, o sabihin natin, no, may panganib, delikado ang kanilang buhay, but yet they still preached, and even in bomb shelters, they shared the gospel to the lost, to the people that they encountered. At dahil nga dito, mayroon ding malaking trahedya na kanilang naranasan, dahil si Sabina, alam nga natin, no, that she was a Jew, siya din ay nakaranas ng napakalungkot na pangyayari dahil ang kanyang mga pamilya, yung kanyang magulang, yung kanyang dalawang kapatid na babae at isang kapatid na lalaki, they were all killed in one of the concentration camps of the Nazis. So napakalaking trahedya ang nangyari sa kanila. And during the process of evangelism, of continuing to minister to the lost in Romania, they were also beaten, they were arrested, and they almost were supposed to be executed. Dapat sila ipapatayin, pero dahil sa providensya ng Diyos, they were spared from this execution. At sabi ni Richard Wurmbrand in his book, sabi niya, Nazi times had one great advantage. They taught us that physical beatings could be endured, that the human spirit, with God's help, can survive horrible tortures. They taught us the technique of secret Christian work, which was a preparation for the far worse ordeal to come. So sinasabi dito ni Richard Wurmbrand, whatever suffering, persecution, affliction they had experienced, in the hands of the Nazis, sinasabi niya, parang training lang to. Dahil may mas malala pa na karanasan ang kanilang, ang naghihintay para sa kanila in the hands of the communists. And so he recounts dito how in some sense it was providential that they had suffered in the hands of the Nazis because they were to suffer a far greater ordeal, a greater suffering, a great persecution in the hands of the communists. So yan ang naranasan nila in the hands of the Nazis. Ngayon, tingnan natin ano yung naranasan nila in the hands of the communists. So in 1945, natapos na ang gerahan, the Romanian communists, they seized control over, the Russian communists, they seized control over Romania. And so maraming mga Russian troops ang pumasok
sa kanilang bansa. So thousands and thousands of military Russian troops entered Romania. At sabi nga ni Richard that the nightmare of the communists had made his suffering under Nazi times easy. Parang kung ikukumpara mo lang yung kanyang karanasan, ay napakalubha nung kanyang mararanasan sa kamay ng mga communists. At unang-una na nagganap, one of the important events was that in 1945, okay, the Russian troops entered Romania. And then unang-una is the Congress of Cult, kung saan under the communist regime, the religious leaders were called, so pinagtipon-tipon ang iba't ibang mga pinuno sa ano no sa mga ministers, preachers, pastors, mga priests, no, pinagtipon-tipon, and they were put into this same congregation, this same parliament in the Congress of Cult. And so the communists convened this congress to all Christian bodies in the parliament building. At sinabi ni Richard that 4,000 were gathered together, priests, pastors, and ministers of all denomination. Ano yung dapat na tungkulin nitong pagtitipon na ito? So these 4,000 priests and pastors, they chose Joseph Stalin as the honorary president of the Congress, and they pledged their allegiance to communism, and they asserted that Christianity and communism works hand in hand, no? It is compatible with each other. Na alam natin, hindi yan totoo. And so Richard Wurmbrand, he stood up and he questioned the conviction of these religious leaders. At maganda yung naging conversation nitong si Richard at ni Sabina, kung ating babasahin yung libro, no? Na dito binigay niya yung a narrative of his conversation with his wife. Basahin ko lang, no? Sabi ni Sabina, "Richard, stand up and wash away this shame from the face of Christ. They are spitting in his face." Sabi sa kanya ni Richard, "If I do so, you lose your husband." Because that was to be understood, given the hostile nature of the communist regime against Christianity. Pero sabi sa kanya ni Sabina, "I don't wish to have a coward as a husband." So si Richard, siya'y tumayo, he stood up, praising not the murderers of Christians, but Christ and God, and said that their loyalty was first to Christ. At ang kanyang speech na ito, it was before thousands of other religious leaders, and not only that, because it was also broadcast to the whole country, so many of his countrymen also heard his allegiance, his confession that he is first of all loyal to Christ with Sabina. And so dahil nga yan, ang kanilang naging conviction, yan ang kanilang naging stand in this matter, eh sila'y naging hot target, no? So they were to be pursued by the secret police. So when this was because it was the government's attempt to control the churches, and so nagsimula yung underground ministry nitong si Richard Wurmbrand. Pero later on, nahuli din siya, and he was kidnapped in 1948 by the secret police. At dito na nagsimula yung kanyang gruesome torture for 14 years. He endured great torture, imprisonment, and even brainwashing in the hands of the secret police. At ang sabi ng Philadelphia Herald, a news article was published about Richard Wurmbrand, and here it gives us the essential experience of Richard Wurmbrand. That sabi doon, he stood in the midst of lions, but they could not devour him. So later on, makikita din natin ano yung particular na karanasan niya and how he had endured in the midst of great suffering for Christ. Okay, so ito si Richard Wurmbrand sa kanyang pagkakakulong. So, yung first 3 years, he spent it in solitary confinement alone with his communist torturers. And for the next 5 years, later on, he was transferred to a group cell and he was constantly being tortured. He was beaten, and one of the major things that he recounts in one of his interviews is that he was forced to sit erect
With his eyes wide open, bawal kang pumikit, and he had to listen over and over from 5 a.m. to 10 p.m., 17 hours straight, every day, the words, communism is good, Christianity is stupid. So yan ang paulit-ulit na kanyang naging routine sa araw-araw while being beaten, tortured. Ano, he was also, he had this voice constantly repeated to his ear. Christianity is stupid, communism is good. Okay? So yan ang naranasan ni Richard Wurmbrand. Ngayon, isisabihin na naman, because at that time, hindi pa siya nabalitaan because her husband was kidnapped. Hindi niya alam kung buhay pa ba itong si Richard Wurmbrand. And many of the Christian leaders ng mga kalalakihan, they were being arrested for their affiliation in the underground church. No? So they were being persecuted. Many of the men were kidnapped. They were thrown into solitary confinement or in imprisonment. So dahil nga yan ang nangyayari, nagkakaubusan ng mga kalalakihan, yung mga kababaihan, sila naman ang nag-step up in evangelism. And one of the prominent Christian women that stood up was Sabina. Makikita natin yung katapangan niya. At dahil dito, napansin din ng gobyerno, no, na kahit na inaaresto natin, yung mga kalalakihan nagpapatuloy yung gawain ng ministeryo, gawain ng pagpapalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan kay Kristo lamang dahil yung mga babae, mga kababaihan ang nagpatuloy na mag-evangelize, no? So because of that, she was also imprisoned with a handful of Christian women and she served as a laborer for 3 years, leaving her 9-year-old son alone and homeless. Pero dahil din sa providensya ng Diyos, no, na-adopt din yung kanyang anak. Pero just imagine, no, ito si Sabina, siya'y nahiwalay sa kanyang asawa, not knowing if he's still alive, if he's still breathing, at nahiwalay pa siya sa kanyang anak. So napakalaking trahedya sa kanyang buhay, no, na namatayan na din siya ng kanyang mga magulang, kanyang mga pamilya, and now she was to be thrown into prison. So yan ang naging kinahantungan nitong si Sabina. Later on, in 1956, nagkaroon ng pagkakataon na mapalaya itong si Richard Wurmbrand. Richard was released after 8.5 years and he was warned not to preach again. So imagine, for 8 years, he endured great torture and great affliction, persecution in the hands of the communist regime. Ngayon, ang payo sa kanya, huwag ka nang mangangaral ulit. And Richard Wurmbrand, he knew full knowledge na kung siya'y muling mangangaral, siya'y muling babalik sa kanyang ministeryo sa underground church, babalikan lang din siya ng kanyang mga torturers. Pero makikita natin, it did not stop Richard Wurmbrand. He went straight back to the underground church and he continued to minister to the Christians. At dahil dito, muli siyang nadakip, muli siyang nahuli in 1959. He was arrested again and he was sentenced now for 25 years in prison. So again, siya ay muling nakaranas ng torture, siya ay muling nakaranas ng pighati, no, ng mga wounds, deep wounds dahil sa kanyang pagbalik sa trabaho sa underground church. Pero dahil din sa providensya ng Diyos, he was ransomed by two organizations who paid $10,000 for his ransom. At ang condition dito is that he will be exiled from Romania. At during that time, he was reluctant, ayaw niya na iwanan yung mga Christians, yung kanyang kapwa na mga pastor, mga ministers sa underground church, but he was convinced by the leaders of this underground church that he should serve as the voice to the world of the underground churches. So yan ang naging mission niya. And so in 1956, he testified in Washington, D.C. before the U.S. Senate Internal Security Subcommittee. And dito makikita natin, no, that the evidence of great persecution, of great suffering was in his body. And so he was stripped down dahil ang ebidensya nung kanyang karanasan ay
hindi na maitatanggal, hindi maitatago dahil ito'y mga malalalim na sugat sa kanyang katawan. And so he appeared into this council to become the voice of the underground church, and he was stripped down. At makita natin, ay pinakita niya yung 18 deep torture wounds in his body and his torso. So this became the evidence of the a proclamation even of what the Christians were suffering in Romania in the hands of the communist regime. So he became known as the voice of the underground church, and he publicized the persecution of Christians in the communist country sa kanyang sinulat nga na Tortured for Christ. And in 1967, si Richard with Sabina, they started the institution Jesus to the Communist World, na later on ay pinangalan na the Voice of the Martyrs. And in 1990, sila ay muling nakabalik after 25 years in Romania. So, and later on in 2001, namatay itong si Richard Wurmbrand, and a year before, namatay si Sabina. So yan lang ang maikli, no, na kwento, karanasan ni Richard at saka ni Sabina Wurmbrand in the hands of the Nazis and in the hands of the communists. Makita natin what is shared in this collective experience is that they experienced great affliction, even torture, humiliation, and brainwashing in the hands of the regime. So ilang application lang, ano ba yung mapupulot natin mula sa pag-aaral sa kanilang buhay as we go back to the significance of this study? Ang gusto nga natin is we want to imitate their passion and endurance in serving God, in ministering to the lost. So unang-una, makikita natin, no, yung kapangyarihan ng Diyos as it is demonstrated in the salvation of rebellious sinners. Ano bang sabi sa Romans 1, verse 16? For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jews first, and also to the Greek. Ano ang binabanggit dito ni Pablo? Ano yung pinapaalala niya sa atin? He expressed here that the power of God is shown forth in salvation. At yun nga ang ating naranasan din kung tayo'y mga mananampalataya sa umagang ito, that it is truly irresistible and this God's authority is truly shown forth to save even the most hardened rebels. Kagaya na lamang nitong si Richard Wurmbrand, who was an atheist not only in his walk, in his daily life, but in his conviction. He was very vocal na siya ay isang atheist. He detests the existence of God. And so makita natin, anong paliwanag? How can this man who had such a rebellious posture against God be saved? At ito nga yung sinabi niya sa kanyang libro, our lives are planned in eternity. Our lives serve God's purpose. I can be confident even when I understand nothing. Isipin natin, how can this man who had once confessed that God owed him the evidence to show forth his nature, to show forth that he is truly God, the true and living God, e paano na the same hands would write the same, these words, this confession of his conviction, of his allegiance to Christ alone, e walang ibang paliwanag kundi dahil sa kapangyarihan ng Diyos na nagliligtas sa mga makasalanan. So yan din ang ating punto, unang-una, that the power of God is shown forth in saving unworthy rebellious sinners. So anong practical application sa atin dito? Unang-una, ito'y maging katanungan sa bawat isa sa atin. When was the last time that we thank God that we have received so great a salvation? Kagaya ng sinasabi ng may akda sa Hebrews 2 verse 3 to 4. Kailan tayo huling nagpasalamat na tayo'y naligtas? That although we may not be, before we were saved, we may not be atheists by profession, that we have not confessed that we are atheists, pero alam natin sa salita ng Diyos, lahat tayo, bago tayo niligtas ng Diyos, we were dead in our trespasses and our sins. And though many of us may be regular attenders in the church,
maaring nagbabasa ng salita ng Diyos daily, and yet before we were saved, it does not mean that we were less dead than the most great atheist sa ating panahon. We are all dead in our trespasses and sin. So napakagandang paalala sa atin dito that the power of God had been shown forth in our salvation. And so may that cause us all to thank God today. And may this cause us all to sing a little louder today as we give glory, as we praise God sa ating mga kanta, that we may also give God the glory for His great work of salvation. Naniligtas tayo. Although ang illustration sa atin sa salita ng Diyos ay para tayong mga tupa na naligaw. Yan ang paalala sa atin sa Isaiah 53 verse 6, that we are also estranged from God by the womb. Sabi ni David, "In sin my mother conceived me." So napakalaking pagpapala, napakadakilang kapangyarihan ang ating naranasan dahil sa ating kaligtasan. So may that cause us to worship God, to sing louder sa araw na ito, that we praise Him for so great a salvation. At pangalawa, kung yan nga ang ating naranasan, we have received so great a salvation that God had shown forth His power to save rebellious sinners such as us, ang tanong sa atin, how can we keep silent about this great salvation that we have received? And so, yan din ang ating makita from Richard Wurmbrand and si Sabina, their perseverance in evangelism. Nakita natin itong couple na ito, they were faced with many hardship in their ministry, in their labors. They were arrested, imprisoned, tortured, kidnapped, brainwashed, and they were almost executed. Yet they did not quit sa kanilang ministeryo. Bakit? Because they had never labored in vain. The same with Paul sa kanyang mga missionary labors. Yan ang paalala sa atin sa 2 Timothy 2 verse 8 to 10 and even sa 2 Corinthians 4 verse 16 to 18. Basahin ko lang yung 2 Timothy 2 verse 8 to 10. Remember, Jesus Christ risen from the dead, descendant of David according to my gospel, for which I suffer hardship, even to imprisonment as a criminal. But the word of God is not imprisoned. For this reason, I endure all things for the sake of those who are chosen, so that they also may obtain the salvation which is in Christ Jesus, and with it, eternal glory. So, bakit? Why did Paul endure so great hardships, imprisonment for the gospel? Bakit? Sabi niya dyan, it is for the salvation of the elect. Dahil ang Diyos ang gumagamit ng pagpapalaganap, pagmiministeryo ng kanyang salita to open the hearts of sinners, just as He had opened Lydia's heart through the ministry of Paul. So yan din ang ating maging, sana yung kanilang halimbawa na sanang sundin, that we persevere in evangelism. The same we said in 2 Corinthians 4, verse 16 to 18. And later on, yung mga naunang mga verses, it recounts in verse 8 to 9 what Paul and other ministers had suffered, that they had suffered affliction, distress, and even persecution. Yet they did not lose heart. Bakit? Because of the glory that awaits them. So ang challenge sa atin, unang-una, no, is that let us persevere in evangelism. And we may be called even to suffer. We may not be called as to suffer as they did, to be tortured for the gospel. But we may at times also face difficulties sa ating mga ministries, sa ating evangelism. We may suffer being ridiculed, being ostracized, being humiliated. Sana hindi ito maging dahilan para tayo ay manghina. Kundi sana let us continue to persevere, to bring the gospel to the lost. At ito'y maging encouragement sa bawat isa sa atin, sa mga magulang na patuloy na nangangaral sa kanilang mga anak na pinapanalangin yung mga unconverted spouse o yung ating mga minamahal sa buhay. Let us not lose heart because we never labor in vain. Bakit? Yan ang paalala din sa atin ni Pablo sa 1 Corinthians 15, the fact of Christ's resurrection. Kung hindi na buhay muli si Kristo,
they labored in vain, and their faith is vain. Yan ang sinasabi ni Pablo. But because Christ had resurrected, this gives evidence that He is truly the Savior. And so we never labor in vain. So sana yan din ang ating maging conviction, that we may continue to have this same passion to bring the gospel to the lost and even to pray for the lost. Every Thursday, we are reminded of this list ng mga unconverted natin na mga minamahal sa buhay, yung ating mga loved ones who also suffer from physical sickness. Eh, pwede tayong magsimula doon, that we pray for their salvation, not only for physical healing, but that they may also know God as the physician of the soul to save even the most wretched and rebellious sinner. At pangatlo, makikita din natin how were they willing to endure great suffering because of their perpetual, unending, uncomparable, uncomprehensive joy. In the same way na ito din, kung tayo ay ligtas, kung tayo na kay Kristo, we share this same sentiment, this great joy. Kagaya ng paalala sa atin sa Acts 16 verse 25, Philippians 4 verse 4, at saka sa Romans 5 verse 2 to 3. Makikita natin that in the same way, si Richard, he suffered great tribulation, pero kung may time kayo, no, meron siyang naging interview sa YouTube, naka-upload, at kung saan dito, yung kanyang naging katanungan sa kanya nung nag-i-interview is what he had experienced in imprisonment, and he recounts, he narrates one of his encounters with his torturers na dahil habang siya'y dinakip, after being kidnapped, he was to be interrogated by the secret police. And so nakita nila, ito si Richard Wurmbrand ay nakangiti. At natakot yung mga torturer niya because they thought he had gone mad. Siya'y nababaliw. Eh, sino ba naman ang ngingiti with the prospect of being tortured, of being interrogated by this secret police? Pero ang sinabi doon ni Richard Wurmbrand, he confessed that he could still smile in spite of this looming destruction in his body parating sa kanya because he is to be tortured, he is to be persecuted for his faith. Sabi niya, is that what had caused him to smile is that the promise that Jesus is a gentleman, He has told us that we do not have to fear, and He keeps His word. The same with Paul and si Silas sa Acts 16 verse 25. Ano ginagawa nila after being thrown into prison, after being beaten? They were singing hymns, patuloy na nagpupuri, nagbibigay pugay sa pangalan ng Diyos. And so bakit? Bakit mayroon pa rin kagalakan in spite of great suffering? Because of our joy that is founded on Christ. So yan ang ating challenge din. Instead of complaining sa ating mga nararanasan sa buhay, no, we may experience great hardship, no, may karamdaman, nalulugi yung business, merong mga paghihirap sa pag-aaral, no, sana ito'y maging challenge natin. Instead of complaining, let us rejoice in the Lord amid our suffering. At pang-apat, at pang-huli, makikita natin, we desire also to imitate their boldness in evangelism. Yan ang malinaw na pinahayag sa testimony ni Richard Wurmbrand in standing up for Christ in the Congress of Cult, na thousands of other ministers, pastors, preachers pledged their allegiance to communism, but because of his conviction and his loyalty to Christ, tumayo itong si Richard Wurmbrand, and he became bold still standing up in the authority of the gospel. And so ganun din si Paul sa Acts 20 verse 20 hanggang 22 to 23 na mababasa natin doon, that Paul did not shrink in spite of his tribulation, in spite of his persecution. He did not shrink in fear, but declared the whole counsel of God. Yan ang mababasa natin sa verse 20. And he did not allow the prospect of imprisonment and affliction to hinder his ministry. Yan din ang sinasabi niya sa verse 22 to 23. So ang ating challenge is let us not shrink back in fear in proclaiming the gospel, and let us pray that God would give everyone the courage
to stand up for the gospel, especially sa panahon natin ngayon, when in this generation, when standing up for the truth means being ostracized by the public. May we have this great conviction, just as the this couple, no, si Richard et Sabina Wormbrand, may we have this kind of boldness in preaching the gospel, even when it means being ostracized, being persecuted by people. So yan lang ang ating mga application. At para sa ating mga kaibigan, no, eh, ang katanungan din sa atin is, how do you deal with suffering? Paano mo ba, how do you experience great tribulation? Because the world will jingle its keys in front of your face and telling you it's the key to suffering. Kung merong pagdudusa, merong pighati, eh ito, mag-vacation muna tayo. O kung kaya ay may mga nararanasan ka problema sa pamilya, o ito, may pumasok ka sa ganitong relasyon. And not all of these things are necessarily wrong in itself, no? Eh, hindi naman mali na mag-vacation tayo. But if we look into these experiences to be the antidote to our suffering, we will discover that these are vain. Vain pursuits. Kagaya ng paalala sa atin ni Solomon sa Ecclesiastes, vanity of vanities, all is but vanity. And this was Solomon who had experienced great riches sa kanyang buhay. Napakaraming pleasures were given to him. The pleasure of status, the pleasure of family, of even women. And yet, ano yung naging confession niya? It was all of vanity. So sana ito'y maging paanyaya sa atin. Kagaya ng sabi sa Mark 8:36, what will it benefit a person? What will it profit a man if he gains the whole world? If you gain all these things that people consider to be antidotes, sagot sa suffering, if you gain all these things but lose your soul. Kaya sana, dito tayo makatagpo ng kasiyahan kay Kristo lamang, because as it is also proclaimed in Romans 8 verse 1 to 2, there is now no condemnation to all for those who are in Christ Jesus. Now, this is a present condition to those who put their faith in Christ. Wala nang paghahatol. So sana ito'y maging paanyaya sa atin that the joy in suffering is the perpetual, endless, incomparable peace and joy that is only found in Christ. So yan po ang ating lesson para sa Sunday school. At kung wala na pong tanong, let us end in prayer. Sige, manalangin po tayo. Lord, papasalamat nga po kami sa inyong pagbigay ng banal na espiritu sa aming pagtitipon. Sa hapon na ito, nawa sana nga po ay kayo po ang magtanim ng inyong salita sa puso ng bawat isa, and may we also profit from the experience, the narrative of the Wormbrand family sa kanilang pagtayo sa gitna ng persecution, suffering, and trials. They found you to be the greatest source of joy in spite of great tribulation. Nawa sana nga po ay ito din po ang isa praktika namin sa aming araw-araw na pamumuhay. May we remember the perpetual joy that we have already found in Christ. At sa mga aming mga kaibigan din na hindi pa nakikilala si Kristo, sana nga po kayo din po ang maglagay ng kahangaran sa kanilang puso to also seek out this joy that is also found in Christ. Ito po'y pinapanalangin namin in Jesus' name. Amen.